Hello everyone, I'm Angelie De Los Reyes, your Miss Philippines Earth 2013, and you're watching Subic Broadcasting Corporation TV 22. Enjoy watching! Yes, magandang umaga po mga kaibigan. Tayo araw na araw ng araw na Lunes ngayon, di ba? Eta, napanood na po ninyo yung isang segment po ng Facebook Expose. Bagamat maraming nanonood, maraming natutuwa, siyempre, mayroon din kritiko. Normal lang naman yun eh. Ganon din ako sa umpisa. Ang daming pumupuri, pero marami rin nagagalit. Eh, ganon talaga eh. Kung ang yung landas na tinatahak mo ay sisikat ka, eh ganon talaga. Kapag walang pumuri sa'yo at walang pumuna sa'yo, ay hindi ka sisikat. Kahit pag may pumuna, alam ko sisikat kayo. Kaya, eto, magkakasama na naman po tayo hanggang alas 11 po ng umaga. Makakapiling po ninyo sa Himpapawid, si Bigwas. Bago po ang lahat, pabasa ko muna ang, pabasa ko maya-maya kay Ding Grabo ang mga mensahe. At bago ang lahat, akin munang babatiin ang mga masugid kong supporter o nanonood ng Bigwas diyan sa Iram, lalo na po sa pamilyang Manayan, kay Lili, lalo na kay Magdalena Manayan, kay Lilibet, lahat ng kanyang mga kasama diyan sa kasamahan sa loob ng bahay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Buong Iram, alam ko nanonood sila sa akin ngayon, at hindi lamang sa Iram, buong Ulunggapo, magiging sa Zambales, diyan sa Bataan, at yung mga nakatutok ngayon sa live stream diyan sa Cavite, Laguna, hanggang Quezon City. Kumusta yung mga kasamahan ko sa hanap buhay diyan na nakatutok din sa aming programa? Maraming salamat. At diyan sa Netherlands, kay Bong David, alam ko nakatutok ka rin. Good morning sa'yo. Ganon din kay Eileen Dolina ng USA. Alam ko naman na laging nakasubaybayan sa ating programa. Kaya ngayon, pagbibigyan ko muna ang inyong mga mensahe bago po ako maglalabas ng video na bibigyan ko naman ng komentaryo. Yung mga interview po ng host ng Facebook Expose kay Paulino, isa-isahin ko pong sasagutin ngayon. Pero apat lang yan kasi ang haba nun eh. Makikita ninyo ang pag-uugali ng kasalukuyan naming alkalde dito sa Ulunggapo. Bago lahat, babasahin muna natin ang komento ng pinadala ninyo mula sa hotline. Ding Grabo, good morning! Good morning, Tom! Lunes na naman. Yeah. Lunes! Okay. Oo. Magandang umaga. At ito nga pala, itong babanggitin ko mga pangalan, ito yung mga tagahanga mo. Tagahanga mo talaga to. Hindi ko tagahanga yan. Tagahanga ng tatlo. Sa tatlo eh, sa tatlong Maria yan eh, diyan sa, okay. sa Facebook, babasahin mo yung buong number. Babasahin ko yung buong number. Nag-iinit. Pero bago yan, mga kaibigan, ha, Tom, allow me to greet these beautiful people. Yeah. Oscar Eclarinal, Romeo Benson, magandang umaga, taga 40 Gordon Avenue ito. At si Jong Narvades at ang kanyang lola. Mantakin mo, Tom, yung lola niya ay taga-panood pala natin na, lalo na ikaw, wala pa ako rito noon eh, nanonood na yung lola nito ni Jong Narvades. Taga-old kabalan sila. Oh. Okay. Ito po naman, zero. Basahin ko ba ang buong number? Buong number, oo. Okay. Para malaman ng ating mga host na mayroon ding nag-comment sa kanila. Kung sino ka man may-ari nitong number na ito, 0928-394-0269. Ito ang kanyang sinasabi. Kaya nagpapatayan sa gapo kasi dahil sa inyong mga binobroadcast. Kaya unga gagong tao. Huwag mo mag-itin yung JJO. Okay, sige. Okay. Ay kasi nasanay ako, binabanggit na natin ito dati. JJO lang. Okay, ito. Yun nga, ginagawa yung pumatay kasi dahil sa inyo, pinasisikat ninyo, paano bang silbi ninyong tatlo dyan sa Bigwas? Bakit pa kasi kayo kinuha dyan sa Bigwas, iwala din naman kayong nagagawang tatlo, puro kayo salita, wala kayong naitutulong sa gapo, saka kung magsalita kayo, mangaral kayo,
napakagaling ninyo, akala nyo, wala naman din kayong silbi. Ano? Pwede po bang alisin yung tatlong yan? At kayong tatlo, medyo mahaba-haba eh. Pero ito tuloy natin dahil kasi tatlo dapat alisin na kayo kasi wala naman kayong kwenta. Nagbibigay kayo ng comment na puro comment ninyo, palpak, puro kayo daldal, dapat kayong tatlo sinisibak. Ikaw kung sino ka man nag-text nito. Eh, wala niya. Eh, karapatan niya mag-comment yan. Patas tayo eh. Oh, mabuhay ka kung sino ka man. At salamat sa inyong comment. Na, sikat na pala talaga yung tatlong Maria. Ay, sikat itong tatlong Maria. Actually, kanina, habang nasa daan tayo, nagra-drive tayo papunta rito sa studio, medyo hindi ko masyado napanood yung kabuuan ng Facebook expose dahil nga medyo nagmamaneho tayo sa ating sasakyang karag-karag at papunta tayo rito. Napatingin lang ako rito sa tatlong magagandang ano tawag dito? Tres Marias. Tres Marias. Sa Facebook expose po, mga kaibigan. Facebook expose. Mabuhay kayo mga sis. At ika nga, keep up the good work, ha? Tanggapin na lang ninyo itong comment na ito kasi yan talaga ang kalakaran tsaka, sa showbiz. At saka tanda yan ang pagsikat. Di ba? Wala itong comment na ito, ay Facebook expose. Kayo, ibig sabihin, hindi kayo pinanonood ng tao. Kaya may comment na ganito, nanonood sila. Ibig sabihin, nanonood sila doon sa inakala nilang walang kwenta. Kaya yung nanonood din, siguro wala din kwenta. Ganun ba, natulog tuloy yung twister, oh. Kanina pa ako nagsalita, yung twister hindi na ilagay. Sabi ko na sa'yo eh, yung twister eh, hindi... nagkipagkwentuhan kasi, hindi nakamonitor eh. Ayun. Okay. Alam ko, naglubat ka agad pa naman ito. Ano? Sigurado, nagpasalamat dito. Ang dami tuloy nag-comment dito. Yun lang, binasa ko, nalubat bigla. Ayan, basahin mo na agad yan. Ito. Sa text number naman na 0923, ang dulo po naman 2222. Bigwas, magandang umaga po. Pwede po bang pakibigwasan ang City Commissioner na si Mamerta Malabute? Mamerta? Mamerto yan Mamera? Yun. Mamera Malabute, sobra na pong gahaman. Mamera Malabute. Okay. Text lang yan ha. Yan ang sinabi ni Paulino. Huwag daw paniwalaan yung mga text. Dahil text lang daw yan. Hindi daw totoo yan. Baka daw nagte-text lang sa sarili namin. May nag-text daw. Ay ako, hindi ako marunong ganun. Yung ano. Kasi, ang pangit ata, mag-broadcast ako, tapos lulukuhin ko sarili ko, may magte-text sa akin, pupuri, may ano. Parang, kung ikaw mismo nakakaalam sa sarili mo, parang bang kinakausap mo yung sarili mo, anong tawag nun? Diba? may tawag doon. Oo. Siyempre, wala ka sa tamang katinoan. Oo, kaya hindi... maganda talaga yung mag-broadcast na mayroon talagang sariling viewers, may sariling listener. Kaya nga, itong dalawa ay itong mga tatlong Marian ito, pinaghinahanapan na ng slot doon sa radyo eh, para maka-onboard na yan sila din eh. Okay, Ning. Morning, Sir Tom. Bati mo kami dito sa bahay. Apo. Apo ko, Cassandra, Selma, Jackie, Cecil, June, Lilibet, Abel. God bless po. Magdalena Manayan. Pinagpala Iram. Okay. Ang hirap talaga na pagbigla kang uupo na wala talagang ano, ano. Yung mukha ko parang paratang napulbusan ba yan? Nalagyan ba naman? Ako? Nagpulbus naman ako ah. Ganun ba? Okay. At sige. At papasok muna tayo ng iba pang magbasa ka muna, Ading, para maano natin. Sunod-sunod na natin para mabasa ng lahat. Okay, Ding, oh, puro ibaba na. Ayun. Doktor, para kay doktor ito eh. Ah, yung text yan kay doktor. Sige, baguhin mo na. Iba na. Okay. At bago po ako magpasok ng paksain para sa ikasisiyapo ninyo. Okay, meron na.
Wala pa. Okay. Puro kay doktor ito eh. Okay, magbabasa muna ako ng topic. Isang topic muna ha. Ito pong tinatawag nating wedding na kumakalat ngayon dito sa Olongapo, Zambales, Bataan. Isa po ito ngayong malaking paghamon ng ating kapulisan, NBI, at sa iba pang ahensya ng gobyerno para hulihin itong tinatawag na STL. Ito ha, Guerra versus STL. Ito po yung super, anong tawag no, Small Town Lottery, na kung saan ang operation ay waiting. Ngayon lamang ito na bulgar, kaya kailangan dito siguro kumilos na ang mga kapulisan, NBI. Isa po itong paghamon ngayon ni PCSO, itong si Maliksi, Chairman Maliksi. Mas pinaiigting po ngayon ng Philippine Charity Sweepstakes. Doon sa main office po, ang kanilang kampanya laban sa Small Town Lottery. Ano? Na itong Small Town Lottery operation na ito, na ginagamit lamang umano ito bilang front ng wedding. Ano? Mabuti yung malinaw. Ginagamit lamang ang STL uniform, PCSO uniform, para lamang masasabi nating na legal ang kanilang operation. Bukod dito, tatapusin na ng PCSO ang sinasabing pandaraya ng mga may-ari ng prangkisa sa kanilang pagdeklara na ng arawang benta sa lokal na loterya. Yan po yung sinasabing loterya, lottery. Kailangan na po, ang gagawin na po nila ngayon ay tatapusin na ng PCSO ang prangkisang ito dahil sa kanilang pagdeklara ng arawang benta sa lokal na loterya. Sabihin po, yung lokal na loterya dito sa Olongapo ay dapat tutukan na ito. Nagkakabistuhan na. Sino lang ba ang nakikinabang dito? Ang pinaka-godfather nito ay si Bong Pineda, na siya yung gumagamit ng front ng STL para magiging kunyari legal ang wedding dito sa Olongapo, na kung saan naman ang nag-ooperate naman dito ay si Ichi. Ito yung tatakbong kapitan dyan sa Gordon Heights eh. Diba? Ito yung tatakbong kapitan. Kung ganun pala ang galit ngayon ni PCSO Chairman Maliksi, ay tagilid na ito. Ayon sa ulat, nabatid ng PCSO na nakipag-ugnayan si PCSO Chairman Irenio Ayong Maliksi sa National Bureau of Investigation. Kaya kayo ngayon, mga NBI, galaw-galaw ha, kasi hinahamon po kayo ngayon. At mamaya-maya, atin pong ipagpapatuloy ang ating pagtatalakay pagkalipas lamang po ng ilang patalastas. Hi, this is Vina Morales and you're watching TV 22. Mayroon pong dumating po rito ngayon na pabati
nakiusap na atin munang batingin bago natin po ipagpatuloy ang ating mga paksain. Good morning, Bigwas. Pwede po bang pakibati ang anak kong si Alvin Calamba na birthday niya ngayon? Nakikilig po siya ngayon sa San Juan, Metro Manila. At pakigreet na naman po ang aking kumare na nakikinig sa programa mo. Oh, nanonood o nakikinig dahil nakasimulcast po tayo sa DWJO. Ito naman, nakikinig daw ngayon. Sabi niya, pakibati na rin ang apo ko na si Princess Anne. Yan, maraming salamat po. Sabi nila, ang pagbati mula po kay Mrs. Calamba. Okay? Ipagpatuloy ko muna. Ito po mga kaibigan, nabatid na ng nakipag-ugnayan si PCSO Chairman Ireneo Ayong Maliksi sa National Bureau of Investigation. Sa NBI na po ito. Upang supilin ang paggamit ng STL. Yan ha. Itong STL Games bilang prente o front ng ilegal na sugal na nagbunga ng sunod-sunod na pagsalakay na sa mga lugar ng loterya tulad ng Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Laguna at Batangas. Nag-umpisa na po na pinahuhuli ang STL. Dahil ginamit na front ang STL para kunya magiging legal, nakasuot pa ng uniforme ng STL ang mga kobrador. Pero ang totoo ay wetting pa rin. Kaya ako naman, patuloy tayong makikipag-ugnayan. Kaya Dilos Reyes, kaya nga binabanatan ka na siguro ng grupo ng mga Batanga po. Ayan, mga tauhan ni Paulino yan. Baka hindi ka naman, baka naman nambukol ka. Kaya hindi ka, kaya hindi ka kinampihan. Galaw ka, gumalaw. Hulihin mo ang mga STL. Mayroon pa tayong ibubulgar, marami pa tayo kung bakit nagiging illegal yan. Front lang talaga. Hindi po talaga pala yan legal sa PCSO. Dahil mismo na si Maliksi na, mayroon pong problema. No bill pa naman nung ginawa ni Secretary DILG Secretary na ang mga kubrador ng wedding. Kaya Dilos Reyes, bilang City Director, anong ginawa mo? Tutulog-tulog ka na lang sa kangkungan o may mga parating dyan kaya pilit mong tinatakpan ang iyong mga mata at sadya mong ayaw pakinggan. NBI, makikipag-ugnayan ako sa inyo magmula mamaya. CIDG, dapat gumalaw na kayo. Dahil ang STL na nag-ooperate sa Olugapo, Zambales, Bataan ay front lamang ng wedding. Kaya sino man yan, po natin, mahaba pa po ang mga artikla na nakarating sa atin. Kaya pasensyahan tayo. Magbabasa muna kami ngayon ng inyong mga mensahe mula sa hotline at babalik, pagbalik ko naman, pagkatapos ng basahin yung inyong mga mensahe, papaksa naman ako ng lokal na pamahalaan. Sige ding! Okay, ito ang sabi niya sa 0928. Ang dulo ay 03. Bigwas, baka pwedeng huwag kang tawa ng tawa kung may sinasabi ka. Minsan dito rin naniniwala sa iyo ang tao. Paulit-ulit ka kasi. Ayun. Kailan na po nang tatawa ko pag nararapat na dapat tumawa. Pero seryoso ako pagdating kung talagang usapin seryoso. Alangan man na magtatawa ako habang seryoso yung topic, di nagparang sira ulo ako ron. Ayun. Di ba? Okay. Aha. Good morning po. Pwede po ba bigwas, pakibigwas ninyo mga adik dito sa Nagyantok? Masyado pong talamak. Dito, huwag nyo na lang pong banggitin
ang number ko. Salamat po. Buti na lang, hindi ko pa binabanggit ang number mo. Mm-hmm. Saan ba itong Nagyantok? Kasama ito? Diyan sa Subic yan. Doon sa Kawab. Okay. Nagyantok yan. Ayun. Okay. Sa 0909-401-DULO, huwag niyo pansin yung mga haters ninyo. Mga inggit lang sila sa inyo. Ayaw nila, masiwalat yung mga ginagawa nila. Kaya mga sis, more power sa inyo. Diwana po ito ng Kawag. Oo, taga-Kawag naman ha. Subic din ha. Talagang sumusuporta rin. Diyan sa tatlo. Galing po naman sa 0920-04 ang dulo. Good morning po, Sir Bigwas. Pabati po naman dito sa New Ilalim. Obipo family. Tagahanga niyo po kami, Sir Bigwas. Wala talagang kwenta ang mayor natin, si Paulino. Sir, binabasa lang po namin ito, ha? Tsaka sasabihin na naman niya yan. Hindi daw totoo yan. Texter lang yan. Ito po. Mga sarili daw natin tauhan yan. Hindi ko naman kilala yan. Di ba? Isang buwan itong nakasave dito. Kung po pwedeng tingnan nyo, di pwede. Oo. Tapos sasabihin ni Paulino, mga tauhan lang din nila. Matagal na nilang gawain. Mamaya-maya, may video kayong mapapanood mamaya. Yung salita ni Paulino kung paano nagiging kanpuboy yan. Okay. Ayun. Ito naman. Good morning po. Sabi sa akin, sir, pakibati naman po yung lalaking pinakamahal ko. Pati na rin po yung Los Store dyan sa Santa Rita. Yan pong Balangi Family, Mang Doming Kambingan. Ah, may kambingan doon. Masarap kumain doon ha. At Casda Family. At pakibati na rin po yung purok namin sa Santa Rita. Purok C. Purok 4. Purok 4C. Pati po yung Lacson Family. Ayun, good morning sa inyo. At ngayon, basa ka muna ding at papasok ako ng unang topic para masyahan yung ating taga-subaybay. Okay. Good morning, Tom. At kaibigan ding, pinanonood ko rin kayo. At yung Tres Marias. At sadya kasi siya kay... sadyang... Kasiya-siya. Ayun. Oo, kasiya-siya. Medyo putol eh. Sadyang kasiya-siya kayo. Una ay nalalaman ko ang lahat na nagaganap sa mga komentong nararapat at mga kurap sa pamamahala ng ama ng Olongga po. More power to you. Okay. Okay, sige pa. Ito, sa... Okay, ayun. Teka. Okay. Ito, nabasa ko na ito. Sandali. Okay. At ngayon, papasok ako ng unang paksain. Tutok po kayo. Panoorin ninyo. Pag-aralan ninyo ng mabuti ang mga pananalita ng kasalukuyan nating alkalde. Hindi po in-edit natin. Dahil bakit natin i-edit ito? Kung ano yung paksa, ano yung topic na dapat nating sagutin, hanggang doon lang tayo. Kahit ba anong pagsasabihin niya, hindi natin pwedeng putulin. Maliban lang kung lulundag na siya ng ibang topic, puputulin natin. Kailangan kasi natin putulin kasi pag nagpaliwanag siya, napakarami. Hindi mo malaman kung saan topic siya pumapasok. Kaya malilito ang kausap. Ganun kasi, kapag nagpaliwanag ka, lalo na pag debater ka, yung debatista ka, kailangan punto by punto doon mo siya alamin, arukin, tapos doon mo rin sagutin. Huwag mo siyang pabayaan na magdadaldal. Itong mapapanood po ninyo ngayon ay si Paulino, si Mayor Paulino ng Olongga po. Siya po ang nang interviewin po siya ng tatlong Maria, ng Tres Marias, kung paano po ang pang-uugali ng ating alkalde. Panoorin ninyo, una ang video. Ito. Click po sa may Facebook expose namin kasi meron din po mga nag-anod po doon, mga nag-expose sa amin na iba pong pamahala ngayon sa may James Gordon tsaka rin po sa may dati. Uy! Kumbaga ngayon po, mga... yun po talaga nila reklamo lang. Kasi di, sir ngayon, meron ba po meron ba official? Nalin po. Wala naman po siguro ini-issue resibo doon sa may pagka nag-CR ka po. Yung mga text kasi, mga text ng mga taong hindi totoo, hindi mo na makilala kung ano ang pangalan ng reklamo. Text lang yun. And pwede kayo rin nag-text sa sarili nyo. Ginagawa ng matagal na ginagawa yan. Mm-hmm. Yung mga
Sa Facebook na lang, ghost eh. Para pang sa side nyo din, sir, di ba? Diba? Ay, di ba? Sa side namin. So, ibig sabihin, sabi lang side ka. Ano po? Ah, okay. So, alam ko na yung pasakusakan na kayo po. Kita nyo na. Kita ninyo kung paano humarap itong alkalde natin. Tingnan mo, dalawang topic na pumasok agad eh. Kasi sa pakikipag-usap po at sa pagdating sa broadcast, kailangan namnamin natin kung ano ang mga topic na dapat nating bigyan ng solusyon. Unang sinabi niya, texter, hindi totoo yan. Kaya pasensya po kayo mga taga New Ilalim, yung nag-text kanina, taga Gordon Heights, pasensya po kayo. Mga taga Iram, pasensya po kayo. Hindi po kayo pinaniniwalaan ng ating alkalde. Sabi niya, hindi yan totoo. Mga hindi totoong texter yan. Mga gawain nila yan. Noon pa nila ginagawa yon. Pasensya po kayo ha, yung mga nanonood po ngayon. Basakit mang banggitin, si Paulino po ang nagsabi niyan. Mga texter, sabi niya, eh, hindi totoo yan. Matagal nang ginawa nila yan, kaya hindi totoo yan. Diba? Kaya ibig sabihin, hindi siya naniniwala sa mga texter. Mayor ha, baka magdemanda ka pagdating sa mga issue ko rito dahil mayroon kang salita na hindi mo pinaniniwalaan ang mga texter. Ay, pagdating sa korte, pag sinagot kita, salita mo video mo mismo, hindi mo pinaniniwalaan ang mga texter. Kaya, ikaw kasi, hindi ka kasi nag-ingat eh, bawat salita. Ngayon, pangalawang topic noon, sa una ha, pinalabas natin ngayon, dalawang topic yun eh. Katulad ng Facebook. Oh, hindi ha, ulitin na natin para maintindihan ng ating mga nanonood. Ulitin natin ha, yung ating pinalabas ngayon. Para namnamin nyo, dahil na-topic na natin yung texter, hindi daw kayo mga totoong texter. Mga tauhan daw namin kayo na nakanyanjaan lang sa gilid-gilid na kayo'y mga texter, matagal na raw namin ginawa yan. O, di ba? Kaya paumanhin doon sa mga nanagte-text. Alam kong masakit, pero hindi niya pinaniniwalaan yan. Hindi po naniniwala ang ating alkalde sa inyo. Ay, ulitin natin para bumasok naman yung pangalawa. Dahil doon sa pangalawa naman kasi, yung pangalawa na sinabi niyo, yung ating pinalabas kanina, ay sabi niya, tungkol naman sa mga ghost account sa Facebook. Kukuha tayo ng komento doon. Isa-isahin natin. Ito. Last week po sa may Facebook expose namin, kasi mayroon din po mga nag-anod po doon, mga nag-expose sa amin na iba pong pamahala ngayon sa may James Gordon, tsaka rin po sa may dati. Uy! Kumbaga ngayon po, mga, yun po talaga nila reklamo lang. Kasi share na yun. Meron bang official? Nalin po. Wala naman po siguro ini-issue resibo doon sa may pagka nag-CR ka po. Yung mga text kasi, mga text ng mga taong hindi totoong hindi mo na makilala kung saan ang pangalan ng reklamo. Text lang yun. Pwede kayo rin nag-text sa sarili nyo. Ginagawa na, matagal lang ginagawa yan. Eh yung mga, sa Facebook na lang, ghost eh. Para pang sa side nyo din, sir, di ba? Ay, di ba, sa side namin. So, ibig sabi lang side ka. Ano po? Ah, okay. So, alam ko na yung pasakusakan na. Kita ninyo kung paano niya insultuhin ang host ng Facebook expose. Yan ang pangalawa. Dahil kanina, texter, hindi kayo pinaniwalaan. Pangalawa, ang sinabi niya, tulad ng ghost account. Kawawa naman itong ating mga tao dito sa Olongapo. Nalilin lang kasi, dinadaan-daan kasi niya sa Saywar eh. Tulad ng mga ghost account, hindi niya ninamnam yung tanong ng nag-interview sa kanya. Anong tanong ng nag-interview? Sir, para makuha po namin yung panig mo pagdating dyan sa Scott. Kasi siya ang unang nagbanggit eh, ghost account. Para makuha po namin yung panig mo. Ay, ibig mo sabihin, o tinama ang utak niya, hindi nyo naisip yun? Ano sabi niya? Ay, ibig mong sabihin, hindi panig niyo. Eh, panig niyo, panig ko ang ano mo, ang gusto niyong kunin. Hindi, ibig sabihin, alam ko na kung saan ka. Hindi niya ninamnam yung tanong. Gustong kunin ng nag-interview yung panig mo. Hindi yung kabilang panig. Hindi wala natin pinag-usapan doon kung kanino kang panig. Mayor Paulino, yung panig mo, naintindihan mo ba yon? Anong ibig sabihin noon?
yung panig mo dahil binabanatan ka kamo ng mga ghost account. Huwag paniwalaan. Gusto niyang kunin yung panig mo. Malinaw ha. Intindihin mo kasi malaki naman noo mo eh. Katulad ko rin, di ba? Dapat ninamnam mo ng husto, panig mo. Hindi sinasabi, insultuhin mo kagad yung nag-interview sa'yo na sasabihin mo, ay alam ko na kung saan ka panig. Di ba? Yun ang sinasabi nating kasinungalingan na malapit sa katotohanan. Di ba? Namnamin ninyo. Ang layunin nung nag-interview sa kanya para kunin ang panig niya. Ay bigla pa naman niyang ibalik, ay alam ko na kung kanino ka panig. Ano bang, saan ka ba, inutusan ka lang atang mag-araro, nagiging mayor ka na? Ano ba? Yan, tapos sasabihin nyo, ilabas ninyo ng buo yan. Paano mo ilalabas ng buo yan? Eh, ang daming topic. Di wala nang naintindihan ang mga taga-Olunga po. Idadaan mo na lang sa kadadaldal. Di ba? Mayor Paulino, namnamin mo, hindi mo iniintindi ang interview sa'yo. Kaya tuloy, yung sabi-sabi ng inyong mga alipures, yung Manuel Blake, yung sinasabi ninyong si Ashley Yu, yung sinasabi ninyong sino-sino pa yan dyan, yung Avery Aribijo, di ba? Na mga ghost din na tagapagtanggol mo, ay hindi mo rin pala pinaniwalaan yan. Kaya naman siguro pinagtatanggol ka dahil hindi mo naiintindihan. Mantakin mo, kukunin yung panig mo. Bigla mong sabihin, oh alam ko na kung kanino ka panig. Hey, ingingot mo talaga. Iwan ko ba? Ang hirap mong paintindihin, Mayor Paulino. Palamig tayo kunti dahil umiinit ang aking bunbunan. Baka mamaya, madiritso pa. May tatlo pa yan. Okay, magbabasa muna tayo ng inyong mga mensahe. Mula dyan sa mga texter mula sa 0930-174-2802. Okay, ding. 0919, ang dulo po ay 23. Good day po, sir. Concerned citizen lang po, tagapag-asa. Regarding po sa right of way, dumaan na po kasi sa engineering at sendro ang complaint ng kapitbahay ko. Tatlong buwan na, 3 months na po. Nakalipas ang tanging sagot po kasi nila kung ayaw daw po mapadaan, magpadaan ng nasa harap, wala daw po magagawa. Tama po ba yon? Legal at right of way po kasi gusto mangyari ng kapitbahay namin. Pero bakit ganon, dumaan sa barangay? Same din daw po. Sinabi, ano po ba, ano pwedeng gawin? Mag-suggest nga po kayo, Sir Bigwas. Okay, ganito po yun. Magamat texter po kayo, baka hindi na naman kayo paniwalaan ni Paulino. Diba, napanood ninyo ka ngayon yung interview sa kanya. Eh, hindi nga raw totoo. Kaya hindi kayo pinakikinggan. Ano, ang hirap ng magkaroon ka ng mayor na ingot. Ano? Okay, ganito. Sa batas po, both side po yan. 1 meter o half meter magbibigayan para sa right of way. Ngayon, kung hindi kayo kinampihan ng barangay, pagdating sa engineering, hindi rin kayo pinagbigyan. Itanong mo sa kanila, kaming nasa likuran, saan kami dadaan? Hindi kaya magmukhang pugita itong ating lungsod dahil may mga tulay na paganon papunta sa inyo. Di ba? Eh, ba't nagiging official pa itong mga hunghang na ito? Ba't nagkaganito ito? Ano ba yan? Akala ko lang kasi yung medyo nag-iingot-ingotan yung mga tumitira ng shabu. Eh, baka ito hindi naman shabu tinira nito. Baka katol. Di ba? Kasi ba't hindi nila alam na mayroong right of way? Saan mo padadaanin yung nasa likuran? Alangan naman mag-underground yan. At alangan man mag-overpass yan. Itanong mo po sa kanila, bakit nagiging official pa kayo ng barangay? Bakit nagiging official pa kayo ng city hall? Kung hindi lang din ninyo bibigyan
ng right of way. Saan ninyo padadaanin yan? Palundagin ninyo sa bakod? Ay ewan ko ba sa inyo? Saan ba kayo kumuha niyan? Ano ba itong planeta na puntahan ko? Planeta na ba ito o nasa mundo pa rin ako? Hindi ko na alam kung bakit nagkakaganito ito rito. Kaya, itanong mo po. Pagkatapos, pwede kang pumunta rito para interviewin natin. Dahil hindi po naniniwala si Paulino sa mga texter. Kaya pasinsyahan po tayo ha. Masakit man. Parang sinabi niyang, katulad mo ngayong may problema sa right of way, hindi ka pinaniniwalaan ni Paulino. Tapos sasabihin na naman nila, naninira ka eh! Eh naninira eh kayo nagsalita! Si Paulino nagsalita! Tapos sasabihin nyo na naman, naninira ako! Iwan ko sa inyo. Sige, magbasa ka muna din. Sir, bakit itong mga tanod ng East Apinac sa may Oval? Mga walang kwenta, ano ba yan? Mga yan, nanonood lang sila lagi ng TV at na mga bold. Hindi nito ah. Ang mga tanod sa Oval, sir, huwag nila pong bigkasin ang number ko. Salamat po. Hindi ko na po binasa ang number ninyo. At, ayun. Bold ang pinanonood ng barangay tanod. Bold. Sa Oval. Good evening, sir. Ano ba nangyari doon? Ibig sabihin, mga walang asawa ba yan? Nako. Nako, may pinagmanahan na kayo. Pag okay. Ganyang public place, bawal magpalabas ng mga ganyan. Eh, ewan ko. Kung kanino nagmana. Uh-huh. Okay, sige. Good day, Sir Bigwas. Huwag niya pong banggitin na number ko. Sana magkaroon ng surprise raid sa Gordon Heights para mahuli ang mga pusher dito, mga user, at mababawasan ang mga addict dito. Hindi pinaniniwalaan ni Paulino ang mga texter. Kaya pala siguro pinabayaan tayo dito sa Olongapo. Nasaswak siya sa sarili niyang salita eh. Hindi niya pinaniniwalaan. Ngayon, kahit marami nang kumakalat na drug sa Olongapo, baliwala sa kanya. Kahit nagkanakawan na sa Olongapo, lumalala na ang nakawan. Wala siyang pakialam. Loob nga ng City Hall na nakawan, ilabas pa kaya? Diba? Sabihin na, hindi siya naniniwala sa texter. Kaya yung drugs ninyo dyan, sa iba't ibang barangay, hindi pinaniwalaan niya yan. Dahil sa loob nga ng City Hall, naging bagsakan ng drugs. Yun ba, Paulino? Pinaniwalaan mo? Nayaang sa loob ng City Hall na yan. Nasaan na yung investigation? May kopya kami ha? Positive talaga. Drugs yun. Anong action na ginawa mo? Di ba wala? Dahil puro hindi ka naniniwala. Di ba? Ang hirap magkaroon ng ama ang isang lungsod kung walang alam at hindi naniniwala. Ano yung sarili mundo mo? May sarili ka atang mundo. Ito naman. God AM po. Pakibigwas naman po. Ha? Bigwas talaga. God AM po. Pakibigwasan naman po. Itong si Bakay. Pabago-bago ang pulisya niya sa truck van. Pati oras. Pabago-bago. Nawiwindang na kami. Ano ba talaga? Ay, talaga kuya. Para silang... Wag naman. Kasi ano to, masilang bahagi. Ang gulo! Parang rambuhok na nagkabuhol-buhol. Ewan yan, ha? Para kasing ang gulo. Akala ko mga residente ng Gapo na may sticker exempted na. Truck ban ninyo. Lagyan ng sticker. Exempted daw. Pero ngayon, nanghuhuli na naman. Kaya naguguluhan yung mga residente ng Gapo. Kaya ang sabi niya, para siyang na nagkabuhol-buhol. Eh paano kung ahit? Di walang buhol-buhol doon. Malinis. Walang buhol. Hindi magulo. Ewan ko ba itong ating ano talaga. Sabi niya, oh. Ito na naman, oh, nanguhuli na naman sila. Ang labo talaga nila. Eh, malabo ngayong mayor, yun pa kayong mga konsihal. Diba? Okay, magbabasa muna ako uli dyan sa inyong mga mensahe. Ding! Bago nag-blackout itong gadget natin, ay, Tom, okay, naglobat ay, na.
Ibig sabihin, pasensyahan po tayo, naglubat na, hindi ko na mabasa yon. Alam ko, marami kayong mga suggestion doon. Kaso lang, naglubat. Sayang yung huli kong na maiksi lang yung mensahe na yon kanina. Hmm. Mahirap daw kausapin ang bobong mayor. Yun, ang maiksi lang. Naalala ko, natandaan ko, bago na-blackout yung gadget. Ano ba, sa tingin mo? Kasi kanina, pinanonood ko yung interview. Tila yata ngayon lang, nakatikim ng interview ang mayor natin. Mm. At yung mga pinagsasabi niya doon sa kanyang interviewer ay medyo may astig ang dating. Astig? Mm-hmm. Eh, hindi pa lang yan ding. Hindi lang yan. Kung nagagarapalan ka sa kanyang pinakita kanina, marami ka pang makikita na maasar ka. Baka mamaya mahampas mo itong lamisa eh. Ito. Ito ha. Ito, okay. Pangalawa. Baka dalawa lang magagamit natin ngayon. Yung dalawa, para bukas yan. Ito, itong sumunod. Ito. Kaya ako, sabi ko nga po, para din po sa side nyo. Hindi, sabi mo sa side nyo. Hindi mo lang kasi sabi para sa side nyo. Sabi mo kami na, sa side nyo, sir. So, mahirap po yung ganyang, ano po. Kaya po, hindi mo may sabi yan, hindi naman ako eh. Kasi para po sa side nyo, na puro ghost account din po. Hindi po, side ko, hindi ako. Kasi ako po sa kami. Wala po sa akong side. Sorry, hindi ako nag-ghost. Kapag ako po kasi independent. So, huwag mo sabihin sa side ko. Hindi ako nag-ghost account. Pakita mo. Siguro, yung iba nag-ghost account doon na para ipagtanggol na lang ako. Tingnan mo, di ba? Magkasalungat ang kanyang paliwanag. Kaya hindi sila magkaintindihan nung host ng Facebook Expose. Ayaw niyang makinig. Pinilit ng host na para makuha po yung panig mo. Eh hindi, panig niyo yan. Ang labo, di ba? Hindi mo ba naintindihan yun? Naintindihan mo ba yun, Ding? Kanina nga, tamang-tama, akmang-akma sa kanya, yung huli ko nakita dyan sa text. Hmm. Mahirap daw makipag-usap sa BOBong Mayor. Ayun. Ay, napatunayan po ng inyong lingkod sa nakita. Ay, tama po naman. At siguro kung po, ikaw nag-interview noon, ang hirap patakunin. Dahil kukunin mo yung panig niya eh. Dahil nga may negatibo para sa kanya, eh kukunin mo yung panig, eh, hindi siya naniwala. Iba ka pa, ibang grupo ka pala. Dahil hindi kita kapanig. Eh, pala, ginuo ko. Ang gusto niyo po pala. Uli na lang ko sumuha. Ang gusto niyo po tanong pala, na lang kung kamuti. Siguro, ang gusto niyo po, Mayor, eh, yung kaalyado niyo ang mag-i-interview sa inyo. Ganun po ba yun? Hindi nga maintindihan eh. Ulitin nga natin, Engineer. Para malinawan na yung mga nanonood. Tingnan mo ha. Ang gusto ng host, yung panig niya dahil nag-negatibo nga siya, di ba? Panig niya. Panig binabanatan siya. Yes. Gustong kunin yung panig niya. Mm-hmm. Eh ngayon, sabi niya, eh, hindi niyo ko kapanig. Eh, panig niyo yun. Ay, ginuo ko. Sige nga, i-play nga natin uli. Mm. Ito. Kaya ako, ikaw masyado hindi ako. Sabi ko nga po, para din po sa side niyo. Hindi, sabi mo sa side niyo. Hindi mo lang kasi nabi para sa side ko. Sabi mo kanina, sa side niyo, sir. Ay, hindi. So, ibig sabihin ka rin yung side niyo. Ano po, kaya po. Hindi mo may sabi yan, hindi naman ako eh. Kasi para po sa side niyo, na puro ghost account din po. Hindi po, side ko, hindi ako. Kasi ako po sa akong side. Wala po sa akong side. Sorry, hindi ako nag-ghost. Kapag ako po kasi independent. So, huwag mo sabihin sa side ko. Hindi ako nag-ghost account. Eh, ginoo ko. Muli na lang po sa mga. Siguro, hindi ako nag-ghost account doon na para ipagtanggol na lang ako. Okay, tamo? Alam mo, sa totoo lang, matagal na ako sa industriya. Ngayon lang pala, mabuti hindi ako nag-interview. Dahil kung ako nag-interview, baka paglabas ko sa City Hall, nanghuhuli na ako ng langaw. Hindi ko maintindihan. Ba? In English na, para po sa side mo, hindi sa side ko, sa side nyo, ay ginuo ko. Ano na ba yung tao nito? Huli na lang ako, maglana na lang kung putot. Wala na ito. Anong klase itong mayor na ito? Kinuha yung panig niya, kinuha yung side niya, abay hindi sila magkaintindihan nung interviewer. Sabihin pa naman, hindi, panig nyo, hindi kita. Ang hirap, ano, pati ako malapit na akong mamuwang. Ano sa tingin mo, Ding? Pati ako eh. Mabubuwang na rin ako rito. Ay, nako, may mayor pala tayong ganyan. Alam, ang gusto pa naman niya, i-play daw ng buo. Walang edit. Walang, hindi pwedeng putulin daw, diri-diritso. Ay, ano, maintindihan nyo? Eh, isa-isang panig nga lang tayo, dalaw-dalawa nga lang tayo eh. Naguguluhan na tayo. Eh, ano pa kaya kung ibuuhin mo yan? Di ba?
Kinukuha lang natin kung saan siya. Saan topic tayo, bibigyan natin ng solusyon. Bibigyan natin, wala kaming negatibo para sa'yo. Ikaw mismo ang gumagawa ng negatibo para sa'yo. Mayor, mantaki mo hindi pinagkakaintindihan na pinalayas na ako. Tumunog na yung oras na. Diba? Talagang wala na yung magawa din eh. Wala eh. Mabuti na lamang at... Nagpasalamat ka, umabot yung oras. Eh kung hindi, ay nako, medyo maganda-ganda. Eh kukunin natin mamaya yung ating ano na yan. Yung panig na yan, yung Facebook at saka yung itong talakay na ito, kukunin natin.